So Lala, yung mga naglalabasang issue ngayon na parang ang MTRCB chairman ngayon ay parang biased, yung katulad ng It's Showtime, pinag-iinitan sila ng MTRCB. OG, actually, ayoko na sanang banggitin to, but hindi lang naman kasi ito ang violation ng nasabing programa. Ng It's Showtime? Yes. Masyado talagang marami. Ah, marami talaga. So may mga nag-aakusa na natutulog ang MTRCB sa mga reklamo. Ito, in the process na. May ginagawa na yung MTRCB about it, kumalma sana kayo. Gusto parang mo ba? Ninenervyos na ako, tanong pa lang. Gusto mo bang may mapasara? I'm talking about the production yung cancellation ha, ng buong show. Finally, pinagbigyan din po ako kasi hindi siya mahilig magpa-interview eh. Pero ako na po ang pumilit sa kanya dahil siya po ay nalalagay sa mga kontrobersiya ang chairwoman ng MTRCB, Ms. Lala Soto. Hello, thank you so much. Bakit ba hindi ka masyadong nagpapa-interview? Hindi ko rin alam. Hindi talaga ako mahilig magpa-interview. Oh, eh kasi nga yung iba parang nami-misinterpret kanila. Parang ang bilis ng paghuhusga sa'yo kasi nga hindi kanila naririnig masyado. You know what I think a lot has to do with yung lumaki ako na showbiz ang parents, celebrities ang parents. Mm-hmm. So lumaki ako na alam kong maraming bashers. Pero at that time, growing up, hindi naman bashers yun doon. Mm-hmm. So I grew up na sanay sa public scrutiny, sanay sa criticism, hanggang sa hindi na namin pinapansin. So I think yun yung number one. So anong kaya hindi mahilig magpa-interview? Oh, dahil hindi ka mahilig magpa-interview, nadja-judge ka tuloy ng mga tao. Ano bang naging stand ni Lala? Parang walang ginagawa ang MTRCB sa lahat ng mga isyong naglalabasan. Kasi nga hindi ka masyadong naririnig. Hindi masyadong nagsasalita. Pero eto, di ba? Nag-usap na tayo. Oo, at saka isang araw kay Nanay Christy. Correct. Kapag pa-interview naman tayo. Siyempre, dahil hindi ka pa MTRCB chair, eh, Lala na ang tawag ko sa'yo. Of course. Okay. So Lala, yung mga naglalabasang issue ngayon na parang ang MTRCB chairman ngayon ay parang biased. Kasi may mga reklamo sa mga noontime show, lalo na yung katulad ng It's Showtime, pinag-iinitan sila ng MTRCB daw. Tapos, bakit daw yung show ng iyong ama na EAT ay hindi masyadong nako-call out or hindi masyadong nai-issue sa MTRCB? So, ang dami-daming issue and I'm sure aware ka doon. Yes, I'm very much aware. Anong stand mo doon? You know what, ganito lang yan eh. Andito po ako bilang MTRCB chairman. Mm-hmm. Of course, I am very proud to be the daughter of my parents. Mm-hmm. Pero ang aking katungkulan bilang MTRCB chairman ay kailangan kong gampanan. Because of course, I was appointed a year ago. And ganito lang, kapag may violation ang isang show or isang programa, lalo na programang pang telebisyon, na very clear naman ako na mas mahigpit ako when it comes to television programs. Mm-hmm. Dahil hindi ito kontrolado masyado. Unlike sa movie, bago lumabas, nakokontrol namin siya. Kaya nabibigyan ng akmang rating. Uh-uh. Pagdating dito sa mga television programs, kapag may violation, natural, bibigyan namin ng nararapat na penalty or nararapat na aksyon. Lahat naman ng reklamo ay aming dinudulog sa adjudication committee. Mm-hmm. The adjudication committee is comprised of 8 to 9 lawyers of the MTRCB. Meron din po kaming educator, may parents na members of the board. We also have a child psychologist na membro ng adjudication committee. And of course, its chairman ng adjudication committee is si Attorney Sonny Cases, who was board member since the time of Chairman Armida Sigundreina. Tagal na. Matatagal na sila dito. Meron din kaming board members from TV production, nakakaintindi ng production. So, ano mo madidiktahan ang ganong mga professionals, no? Mm-hmm. Of course, they will base their judgment sa sarili nilang pananaw at sarili nilang opinion, considering the 7-point guidelines ng aming presidential decree. And of course,
It is the MTRCB's mandate to deliver Filipino family value-based media and entertainment. And of course, yung protection ng mga bata sa mga hindi nila dapat nakikita. So, ang point ko lang dito is, may adjudication committee kami. Kapag may reklamo, I already explained sa interview kay Nanay Christy, iniimbestigahan ng monitoring inspection unit ng MTRCB. Nagkakaroon ng evaluation, ng assessment. Valid ba ang complaints? Kasi pwede naman naninira lang. Marami kasing shows ang magkakatapat eh. So pwede talaga mangyari yung ay paninira lang sa katapat na show. So we have to validate. Fake ba ito? Naninira lang? Basher ba ito? Minsan naman kahit valid yung complaints, ang bagsak pa rin yan ay nasa adjudication committee. Ano ang kanilang pananaw? Ano ang kanilang judgment? Yung nangyari sa EAT na sinasabing mga reklamo, walang nakitang paglabag sa aming presidential decree, ang adjudication committee. Pero sinabihan mo ba ang adjudication committee na pag may paglabag, kahit parents mo? Of course, natural. Kahit na EAT pa yan, kahit na show pa yan na nandiyan ang nanay ko or ang aking ama, natural. Because you are the MTRCB. Yun ang aming trabaho talaga, na kapag may paglabag, we need to act on it. Hindi pwedeng hindi. So, walang paglabag yung naging gesture ng parents mo doon sa EAT. OG, uulitin ko, walang hindi angkop na ikinilos ang aking mga magulang sa nasabing show o programa. Walang paglabag sa aming MTRCB charter o sa presidential decree, sa mga alintuntunin ng batas ng MTRCB PD1986 o sa mga gabay nito. Kasi there was no violation, walang malaswa, walang indecent. Kasi nga bago lumabas yung sa mom and dad mo, chairwoman, lumabas yung kay Vice, tsaka yung kay Ayon, yung pagtikim. Gunong ka talaga. Oo, hindi. Wala naman niya papay sa TV, so gaganan ako. Charot. Hindi, di ba? Yung pagkudlit ng icing at pagsubo ng icing. So, ang mga tao ngayon, kasi syempre, di ba, parang pag naghanap ka ng mali, hahanapan ka rin ng mali. O hindi man ikaw yung may mali, yung mga taong mahal mo, hahanapan nila ng mali. Yes, so, yun ba yung naramdaman mo that time? Yes, yun talagang naramdaman ko. Kasi wala naman talaga paglabag doon. We will be the first to call them out because all the more na dapat sumunod ang mga programa kung saan nandun ang aking mga magulang. May magulang ba, OG, di ba ikaw, mapagmahal na ama ka rin sa iyong mga anak? May magulang ba na ipapahamak mo yung mga anak mo? Oh. Siyempre hindi. Conscious ka rin naman doon. Ano yung tingin ni Chairman Lala doon sa subuan ng icing? Ikaw lang ba yung merong pagtingin doon sa naturang segment o hindi lang ikaw dahil na-call out kayo? Meron kaming sariling monitoring inspection unit. And also, there was the proliferation of complaints. Ibig sabihin, sobrang dami talaga ang complaints na nakarating sa amin. Email and phone calls. After the MIU, ito ay nakakarating sa akin sa Office of the Chairman. Yan ay pinadadala namin ang complaints sa Legal Affairs Division. May team of 5 lawyers ang Legal Affairs Division na staff ng MTRCB. Diyan sila magkakaroon ng recommendation sa adjudication committee. Doon nila sasabihin, ito ang mga violations, ito ang mga batas na nakikita namin sa aming tingin ang na-violate or ang nilabag. Pagdating ngayon sa adjudication committee, yun ang dapat din natin ma-discuss kung anong nangyayari. Diyan nagkakaroon ng pagdinig sa kaso o sa mga nasasabing complaints. Dapat nga magpasalamat kapag ikaw or ang production ay nagkakatanggap ng notice to appear dahil magkakaroon ng pagkakataon ilahad ang iyong panig. Mapapag-usapan paano nangyari ito, bakit nangyari ito, bakit ginawa ito ng host ninyo. Ano ang paliwanag nila? Paano nila na i-justify yung acts doon? Yung sa icing, I'm sorry to disappoint you, Audrey. Hindi ko pwedeng i-discuss kung ano ang talagang napag-usapan during the adjudication kasi wala pa namang final decision ng adjudication committee or ang MTRCB regarding the penalty for this violation. So, hindi ko pa mas pwedeng pag-usapan kung ano yung talagang mga sinabi o anong naging dahilan nila. Okay, so hindi ka nakikialam doon. Definitely not. I am not part of the adjudication committee. That's why may sariling chairman ang committee, who happens to be attorney Sonny Cases. Tuwing kailan ka pumapasok? Kapag
ang kinakailangan na nila ang tulong ko sa pag-review, ha? Usually no movies or sa complaints. Pero kapag may decision na sila, meron na silang recommendation sa Office of the Chairman, they will present it to me and explain why. I usually ask, bakit? Anong violation? Ano yung paglabag sa batas? They cite what section, pinapaliwanag sa akin yan ng committee, and then magkakaroon kami ng agreement. OG, actually, ayoko na sanang banggitin to, but hindi lang naman kasi ito ang violation ng nasabing programa. Ng It's Showtime? Yes. Masyado talagang marami. Ah, marami talaga. So, marami kayong tinanggap mula sa mga manonood? Marami. Okay. Nagkataon lang, ito lang ang notice to appear na ikinailangan namin ilabas dahil grabe yung clamor na para ipaalam sa kanila na ito, in the process na. May ginagawa na yung MTRCB about it. Kumalma sana kayo. Meron ba mga reklamo na napalampas ang MTRCB? Of course. Reklamo sa It's Showtime, yes, na pinalampas ng MTRCB? Yes. There are about 8 or 7. When you say pinalampas, pinagbigyan? Or... yes. Dismissed or binigyan lang ng warning at okay, ng stern warning. At alam yun ng ABS-CBN? Yes, alam nila. Although meron pang 2 other pending issues aside from the icing issue. Ah, okay. So pag napatunayan in the end na may fault or may violation yung programa, anong nangyayari sa show? Well, wala pa namang final decision ang MTRCB, but maraming possibilities. Like, depende kung paano uusad ang kaso. Pero marami talagang possible penalties. Pwedeng magkaroon ng suspension. Pwedeng magkaroon ng cancellation of the permit to exhibit. Si Chairman Lala ba may puso rin para sa industriya? Like, hindi ka kamay na bakan? Of course naman, iniintindi natin yan. You know what I always say? I grew up in a noontime show. Naiintindihan ko yan. That is why I could say that we've been very tolerant and understanding. Kaya kaya namin magpalampas kung pwede naman. Kaya binibigyan na laman ng warning or ng dismissal ang mga ibang maliliit na issues. Because naiintindihan ko naman din talaga. Hindi ba ano yan, Chairman? Since si Chairman Lala ay anak ni Tito Sen, eh nagkakaroon ng kulay. OG, hindi ko na kasi problema kung anong iniisip nila tungkol sa akin. Basta ako, ginagawa ko lang yung trabaho ko bilang isang Kristiyano, isang asawa, isang anak, isang ina, at higit sa lahat, isang Filipino citizen na MTRCB chairman. Minsan may panawagan ano, sa Twitter, na may hashtag pa ng ano, parang may resign MTRCB chairman. Oh, because of the biases daw, ganyan. And parang bago tayo mag-usap, parang hindi ko naramdaman sa'yo na wala akong pakialam kung tatay ko si Tito Soto. Ang pakialam ko yung trabaho. Yes, definitely. Alam niya ba, yung tatay ko, growing up, oo, very, very strict, very protective, pero hindi niya ako pinakikialaman. Alam mo rin yung storya, di ba? In fact, 2 years ago, na gusto kong tumakbo, ayaw niya. In the end, pinayagan niya ako. Never niya ako pinakialaman sa mga naging desisyon ko o sa mga batas na pinasako sa City Council. Ah, talaga? Hindi ganun ang aking ama. Gusto niya, ng aking mga magulang, gusto nila makita siyempre yung kakayahan ng kanilang anak kung ano bang kaya mong gawin, prove yourself. Kasi nga, ako lang naman yung nagmakaawa na takbuhin. So, yun, I think, dun ang gagaling yun ng aking ama na, eh, ginusto mo yan eh, pinasok mo yan. Patunayan mo na kaya mo. Oo, at na kaya mo. At napatunayan awa mo. Awa naman ni Lord. Mukha sa naman. Parents mo. Sinabihan mo ba yung mama mo, si Tita Helen, tsaka si Tito Sen, MTRCB chairwoman na ako, ha? Ay, walang ganun. Wala. O kaya may bilin sila sa iyo na, oh, alam mo naman, masyadong intriga yung pwesto na yan. Walang ganyan. Ang parati nilang sinasabi sa akin is, do what is right, do what is fair, do what you think is right sa mata ng Panginoon. Be very fair. Naging fair din ba si Lala sa Itbulaga, doon sa GMA? Yes, definitely. Paano mo nasabi? Like, meron bang mga reklamo nakarating sa inyo? Of course. Hindi mo pinag-initan? Definitely not. In fact, recently, hindi naman na lumabas pa sa media yung mga violations nila. Hindi naman namin nilalabas na. Mm-mm. Dito na lang namin pinag-uusapan sa adjudication. May isa pang pending, but yung very recent, we just gave them a warning. It was just a stern warning. Warning saang violation or warning saang? Yung isang nip slip.
Ah, okay. Yung nip slip, syempre hindi alam ni Aling Tasing yun. Yung nag-hello po yung dibdib. Yung hindi dapat mag-hello. Prior to that, may pending po sila sa adjudication committee, which I cannot discuss further, pero meron pa. May violation sila. And I inhibited myself, actually. When you say you inhibited yourself? Hindi ako sasali sa paglilitis ng kasong yan, sa issue na yan. Particular issue only. I will not take part in the procedure. So ano man ang maging husga ng adjudication committee ay yun ang mangyayari, yun ang masusunod at wala kang kamay doon. Yes. In the spirit of fairness, that is why I inhibited myself. Ano naging reaction ng MTRCB nung hindi naka-ere o na-preempt yung live ng Itbulaga nung TVJ pa, tapos sa Facebook na lang sila nag-live, ang nangyari, yung tape ang ipinalabas, yung replay ng Itbulaga. Immediately, the monitoring inspection unit observed that violation. Because alam namin, it's supposed to be a live show dito sa MTRCB. Ang permit to exhibit nila ay live, pero they chose to replay. Gaano kahirap ang maging MTRCB chairman? Lalo na sa'yo, dahil ilan yung artista na kamag-anak mo? Mahirap, challenging, pero kung gagawin mo naman yung alam mong tama, you will just do it nang walang kahirap-hirap. Alam mo yun, challenging siya, pero alam mo naman na nasa tama ka eh. Alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang mali, and hindi pwedeng hindi a-actionan ng violation, kahit warning lang, at least in-actionan mo. Because again, we have to go back to the core mandate of the MTRCB, which is the protection of the Filipino children, and to ensure that every family member would have a safe viewing experience. Lala, ano ba yung dapat mong ibilin sa mga host pagdating sa live show? Para sa lahat ng hosts ng lahat ng live shows, kahit tape pa yan, kailangan maging mas conscious tayo, magkaroon tayo ng conscious effort na alam naman natin kung ano ang classification given sa inyong mga show. And intindihin ninyo, this is a live show. Paano naman yung mga batang nanonood sa bahay na wala naman bantay? Hindi naman lahat ng batang Pilipino mayaya o napapag-iwanan. So let's please consider them also. Let's be responsible artists also. Kapag nagkakamali sila, may nasasabi sila mga words na hindi karapat dapat na naririnig o napapanood on air. Ano ba dapat nilang gawin? I don't know if I'm supposed to say this, pero madali sa amin kapag nag-apologize sila kaagad. On that same episode. Kasi marami namang nangyari sa lahat ng show sa MAPA, EAT, kahit sa Showtime, na experience namin sa kanila, sa mga hosts mismo, not the show. Kasi bago pa lang naman sila ngayon. Uh-huh. But yung mismong mga hosts ng mga nasabing shows, I've experienced that, na on air, nag-apologize sila agad. Ay, sorry. Tapos iniiwasan ng ulitin yung salita na nagkamali sila. So, I'm sure na appreciate mo si Regine Tolentino. Yes, of course. That, nung siya yung nag-apologize publicly. Online? Yes, but she didn't have to actually because, again, ang notice to appear is not for the artists, not for the hosts, it's for the production. Production, it is your responsibility. And you're accountable to protect your artists and your hosts. So ako actually, naawa pa ako kay Regine kasi she said she felt humiliated. Oh. And I'm being a woman, I wouldn't want that to happen also. So yun pala dapat, mag-apologize on that same episode kung nagkamali. Yes. Pero hindi dapat. It will help, but it will not cancel your violation. Kasi syempre, kailangan pang pag-usapan yan sa adjudication. Pero I believe it will help. Marami rin bang complaints na nakarating sa inyo tungkol sa Barbie? Yes! Yes, paano nyo na-resolve ba yun? Marami kaming natanggap na complaints sa Barbie about casting a transsexual and ang issue daw is homosexuality. Let me be very clear. But we don't necessarily need to follow kasi itong mga nagko-complain, sinasabi hindi dapat ipakita, dapat ibanyo yan dahil may homosexual. The board does not, will not, shall not ban a particular movie or a material solely because of a particular cast. That would be very unfair and a violation to the human rights. Di naman pwede yun. As long as wala namang ginawa na hindi maganda or pinakitang pag-arte na malaswa, as long as hindi naman ganun,
then there should be no reason para maging issue yung pagka-cast ng isang homosexual or isang trans. Saan pa kayo nahirapan sa pagdidesisyon na complaint? Yung challenge si Barbie talaga. Si Barbie talaga. Because we consulted with the Department of Foreign Affairs. We consulted with the Office of the Solicitor General. We consulted with all 31 board members. We consulted also with a maritime expert lawyer na si Attorney Jay Batong Bakal. Bakit pumasok yung maritime? Because ang pinag-uusapan, sinasabi, may West Philippine Sea issue or yung 9-dash line. And so that's why we all came to an agreement that definitely, no, there is no basis to ban. And because of the banning of Vietnam, pero oggi, MTRCB as a national government agency is also, of course, after the protection of our country's reputation, diba? But we have to be fair. If we did not see any legal basis or any basis to ban, why would we? What I'm saying here is, I'm just answering your question na ano yung pinaka naging challenging. That was most challenging kasi pinag-uusapan dito yung bansa natin eh. We have to have a basis. Walang 9-U-shaped line, walang Pilipinas sa mapa ni Barbie. There is no basis to ban the movie. And so we did not ban. At saka naging challenging kasi marami pa kaming kinonsulta na expert on the issue. May naparusahan na ba? Yes. Anong violation at anong parusa? Katulad ng pagpapasara ng cinema. Dahil? No license, failure of acquiring a permit to exhibit a particular film. Yun pa lang? Well, marami na kaming nabigyan na, I mean, na yun nagkaroon ng mga violations. Oo. Pero yun yung mabigat during my mapasara time. Yung sinihan. Na, meron naman din tayo mga other issues, pero parang yun yung pinakamabigat. Kasi a lot of factors also were considered, but again, we have to act on it. Grave yung kanyang violation eh. Since wala pang napapasarang TV show, ang MTRCB, I'm sure gusto parang mo ba... Parang ninenervous na ako, tanong pa lang. Gusto mo bang may mapasara? Kasi syempre ayoko. Iniisip ko yung mga taong mawawala ng trabaho. That's why yun yung number one sa akin na as much as possible, i-avoid yung pagpapasara ng show unless by law, kailangan na talaga. But as much as possible, I'd like to veer away from that decision. Ayon yung mapunta pa doon na hindi, magsasara. Kasi naiintindihan ko, galing ako sa public service. Well, I'm still in public service. Alam ko yun eh. Minsan kasi may mga daily ang bayad. So, paano yun? Ah, yung swell, diba? Hindi sila kita per day. Daily, lang. Monthly, di ba? I'm talking about the production yung cancellation ng buong show. I'm talking about the cancellation. I'm not saying I will never do it. I'm just saying as much as possible, iiwasan namin yan. Na mapasara yung na show. Na mapasara ang isang particular show. Kaya, bilin ko sa ating mga production, sa iba't ibang production ng mga TV shows, to please cooperate and stay within the boundaries of the classification and the rating that has been given to you by the MTRCB and also your permit to exhibit. Anong na-realize mo being the chairman of the MTRCB? Mahirap pala. Mahirap pala yung hinuhusgohan ka na hindi nila alam kung gano'ng kahirap ang trabaho na ginagawa mo. It's challenging, but by the grace of God and the support of the board, I'm really thankful for the support of the board and our employees and the staff, the support of my family, nagiging madali. So kung ikukumpara yan sa pagiging konsehal mo noong araw sa Quezon City at ngayong MTRCB chair ka, marami mas mahirap ngayon? Yan, marami nagtatanong yan. Hindi ko talaga makompare. Magkaibang magkaiba. Ang pareho lang sa kanila, public service. Salamat na lang na passion ko talaga yung public service. But you can't compare eh. Kasi yung pagiging konsehal, meron kang isang distrito na inaalagaan. Pero nagpapasa ka ng mga batas para sa buong lungsod. Dito naman, meron kang industriya at may mga bata nationwide na pinangangalagaan. It's the child protection. Ibig sabihin kung ano ang nararapat sa edad ng bata. Kaya tayo may iba't ibang klasifikasyon like G, PG, R13, like sa pelikula, 13, 16, 18. Hindi naman pwedeng makita ng mga children below 7 years old ang R13. Or hindi rin naman pwedeng ipapanood ang isang programa ng walang paalala na kinakailangan ng patnubay ng mga magulang kung sila ay 13 below. Dahil marami naman talagang mga katanungan sa kaisipan
Most especially, OG, bilang magulang, I'm sure alam mo din yun, na ang mga bata ay madali manggaya. We also have to consider that imitable behavior of a child, to be able to consider kung ano ba ang akmang klasifikasyon o rating para sa isang programa o pelikula. It's protecting the children from anything I do not want or the parents wouldn't want them to see at a very young age. That is why I always believe that a good content will always be age appropriate. Sa mga nagsasabi na unfair, hindi patas, bias, hindi maiiwasan yun. Like I said, opinion nila yun eh. Pero dito sa MTRCB, wala kaming favorites. Kaibigan, kamag-anak, huwag kayong mag-alala, walang favoritism dito. Kung kailangan managot, sila ay pananagot din. Kung may mag-commit ng violations, of course, bibigyan sila ng naaayon na penalty sa kanilang mga violations.